Yes, good morning everyone. So, Science and Digital Philippines. Sa mga magpalang umaga po sa ating lahat, so welcome back po sa ating gawain sa The Word of the Spirit and Life Ministry YouTube channel at Facebook. So, isang magpalang umaga po sa ating daily viewers, subscribers sa ating YouTube channel at Facebook. So, bago po natin simulan ang ating gawain, so tayo po yung umati sa ating mga sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word of God Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya ng mga members. Good morning, good morning! So, sa mapagpalang umaga po lalo-lalo na dito sa San Isidro Homes and Pastor Abidian Isardo, The Word of God Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyo. So, sa mapagpalang umaga din sa aming pastor sa buong kay Pastor Trupi Luyuman ng Buhol. Sa mapagpalang umaga sa pastor sa buong pamilya lahat ng mga members at ganun din sa Claveria Ani, kay Pastor Jurid Catarata, sa buong pamilya lang ng mga members at ganun din sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria Mati. Sa mapagpalang umaga si Pastor sa buong pamilya lang ng mga members, good morning, at ganun din sa Cebu kay Pastor St. Pinote. Sa mapagpalang umaga si Pastor sa buong pamilya lang ng mga members, good morning po sa ating lahat. At ganun din sa lahat ng mga pastor, kay Pastor Alan Del Vitalio, kay salamat po ng mga pastors sa The Word of God's Spirit and Life Ministry. Good morning, at lalo-lalo na ang good viewers, subscriber dito sa ating YouTube channel sa mapagpalang umaga po. So tayo po yung manalangin upang mahinda natin ang ating sarili sa magandang balita. Heavenly Father, we come to this beautiful day with the world of thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, and miraculous ways in our Father, our life, Father. Thank you, Father God, Son, thank you for imparting your servant to destroy all the works of our enemies against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, witchcraft, spirit of poverty, spirit of anxiety, spirit of death, spirit of barbarity, spirit against the word of God. I bind in the name of Jesus Christ of Nazareth, lumayas kayo, ginagampus ko kayo, tinatalian ko kayo. Iniangis ko sa haris na yung pinanggalingan 2,000 years ago ang nakalipas, your defeated enemies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mula ngayon, magbuhay kami sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinagkaloob ng Panginoong Jesus Christ sa amin sa pamamagitan niya. Thank you, Father God, Holy Spirit, sa pagtuturo ng katotohanan upang ang lahat ng mga anak ay makatune in dito ay mayroon ka sa pangalan ng Panginoong Jesus Christ. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit, all the glory and honor will be seen in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Glory to God sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, ano yung ating pag-uusapan ngayon? Matatagpuan natin po sa Biblia sa Psalm 16 verse 11. Sinasabi sa Psalm 16 verse 11, buksan po natin ang ating Biblia. Sabi niya rito, iyong ipinakikilala sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan, may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay, ay may mga kasiyahang magpakailanman. So, ito yung salita ng Diyos na ipinahayag. So, sinasabi dito na ito'y nagpapahayag ng pagtitiwala at patnubay sa presensya ng Diyos. Ang kinikilala ng Diyos ay naghahayag ng landas ng buhay at nagbibigay ng kagalakan at katuparan sa kanyang presensya. Ito ay kanyang niniwalaan na walang hanggang kasiyahan sa banal na presensya ng Diyos. Ito ay sinasabi dito na ito'y ginagamit mula sa pagsamba at papuri ng panalangin. Ito'y nauugnay sa kay Haring David. Ito'y naturing na ang pagtitiwala sa proteksyon at mga pagpapala ng Diyos. So yan yung sinasabi na paano makatatagpo ng ginhawa at aliw ang isang tao sa katiyakan ng presensya ng Diyos. So ito yung ating pagnilay-nilayan, paano tayo makakatagpo ng ginhawa at aliw ang isang tao sa katiyakan ng presensya ng Diyos. So yan ang ating pagnilay-nilayan ngayon na ang paghahanap ng kaaliwan at katiyakan. Paghahanap ng aliw at ginhawa sa katiyakan ng presensya ng Diyos ay isang tema sa Biblia. So narito ang moral na aral na nagbibigay diin ng paghahanap ng ginhawa. So paano tayo makakatagpo ng ginhawa at aliw sa katiyakan ng presensya ng Diyos? So ito yung una nating
sinasabi sa banal na kasulatan na nagbibigay ng moral na aral sa paghahanap ng katiyakan, kanang kaginawahan at aliw ng Diyos. So sinasabi dito sa magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos na sinasabi dito sa Bible sa Psalm 46 verse 1 to 12. Sinasabi dito, ang Diyos ay ating kanlungan, kalakasan, isang laging saklulo sa kababagan, kaya't hindi tayo matatakot bagamat ang lupa ay malalaglag, ang mga bundok ay mahulog sa gitna ng dagat. So kaya nga kapag tayo nagtitiwala sa Diyos ay laging nariyan upang tulungan niya tayo. Suportahan niya tayo sa mga mahihirap na panahon, manalig tayo sa Kanya nang may pananampalataya at palayain ang takot. So kaya nga kapag tayo nagtitiwala, sinasabi dito ng Panginoon na dapat kapag tayo nagtiwala, alalahanin natin ang salita niya na sa Psalm 46 verse 1 to 2, na siya ang ating kanlungan at kalakasan. So lagi siyang sumasaklulo sa lahat ng ating kababagan, sa lahat ng takot, tayo palalayain sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So pangalawa na sinasabi niya rito, kailangan natin na hanapin natin ang Diyos sa panahon ng pangangailangan kahit hindi tayo nangangailangan. So dapat lagi nasa atin ang paghahanap sa kanlungan ng Diyos. So kaya nga sinasabi niya rito sa Jeremiah 29 verse 12 to 13. Kung magkagayong tatawag kayo sa akin at lalapit kayo at manalangin sa akin, didinggin ko kayo. So yan ang pangako ng Panginoon kapag tayo ay, ayan ang paano natin matatagpuan ang ginhawa at aliw ng isang tao, isang mananampalataya sa katiyakan ng presensya ng Panginoon. Kapag siya ay nagtiwala, ang Diyos ay tapat na siya ay makakasumpong ng kaginhawahan. Siya ay makakasumpong ng sa panahon ng pangangailangan, masusumpungan niya ang Panginoon. Pangalawa, so sinasabi niya rito, kung maggagay tatawag kayo sa akin at lalapit kayo sa pamamagitan ng panalangin, didinggin ko kayo. Sinasabi dito na pinapakinggan tayo ng Diyos ang mga taong paintim na naghahanap sa Kanya. Kapag nahaharap tayo sa hamon, dumulog tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at magbibigay siya ng kaaliwan at patnubay sa ating buhay. So ano pa ang tinuturo sa atin ng Biblia sa pamamagitan ng makakasumpong tayo, makakatagpo tayo ng ginhawa at aliw at katiyakan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan na sinasabi dito, ang hindi nagbabagong presensya ng Diyos. Kapag hinanap natin siya, sabi niya sa Hebrews 13 verse 5, hinding-hindi kita iiwan, hinding-hindi kita pababayaan. So kaya nga ito yung tugon na kaginhawahan at aliw na katiyakan ng presensya sa Diyos, ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Kanya. Sabi niya, hinding-hindi kita iiwan, hinding-hindi kita pababayaan. Sabi niya ang banal na kasulatan. Ang presensya ng Diyos ay palagi at hindi natitinag kahit na sa panahon ng kalungkutan o kawalan ng katiyakan. Tandaan natin na siya'y laging kasama natin. Sabi niya sa banal na kasulatan. So ano pa ang matatagpuan natin sa paghahanap? Matatagpuan natin ang kaginawahan at aliw ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang presensya, sa pamamagitan ng paghanap, maghanap ng kapahingahan sa Diyos. Makakahanap tayo ng kapahingahan sa Diyos, kaya nga sinasabi niya sa Mateo 11 verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin, at kayo aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagkumbabang puso at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. So kaya nga kapag nahanap na natin, so ito yung mababago, matatagpuan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng ginhawa at aliw ng Diyos sa Kanyang presensya na tinitiyak tayo na naandyan siya sa atin. Dahil sa binibigay niya sa ating kaginawahan at aliw, na sinasabi, humanap tayo ng aliw at presensya at humanap ng kapahingahan para sa iyong pagod na kaluluwa. Ang Kanyang pagmamahal at kaaliwan ay magagamit sa mga lumalapit sa Kanya. So yan ang sabi ng Panginoon
na kung ikaw ba ay nabibigatan ka na sa iyong mga paslanin, nabibigatan ka na ba sa iyong problema, sa iyong mga sakit, sa iyong kahirapan, sa iyong mga problema, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, mga napapagal, nabibigatan. So, ayan yung mga pasan-pasan nyo, yung sakit, yung kahirapan, yung mga problema, ayan yung mga pasan-pasan ng tao na sabi ng Panginoon, lumapit kayo at kayo makakahanap ng aliw at presensya sa Diyos. Ang lahat ng humahanap ay makakasumpong ng kaginawahan, kapahingahan para sa mga napapagod. Napapagod ka na ba sa sakit mo? Napapagod ka na ba sa mga problema mo? Napapagod ka na ba sa mga kahirapan mo? Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa presensya ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal at aliw ay magagamit para sa mga lumalapit sa kanya. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pa ang sinasabi ng Panginoon? Tayo ay makakatagpo tayo ng kaginhawahan at aliw kung tayo nagkakaroon ng katiyakan sa presensya ng Diyos na tayo bibigyan niya ng kaginhawahan ng Diyos sa mga binibigyan na tayo ng kaginhawahan para sa mga taong nagdurusa. Yan ang katiyakan na presensya ng Diyos. Kapag ikaw ay nagdurusa, binibigyan ka ng Diyos ng kaginhawahan. Na sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, purihin ang Panginoon at Ama ng paating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kababagan upang maaliw natin ang mga nasa anumang kababagan sa pamamagitan ng kaaliwan na ating tinanggap mula sa Diyos. So ito yung kaginawahan na binibigay ng Diyos sa mga taong nagdurusa. Sa kabila ng pagdurusa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Sa pamamagitan ng mga nararanasan natin sa buhay, ang Diyos ang nag-aaliw sa atin sa panahon ng ating pagdurusa upang ipaabot natin ang kaaliwan na iyon sa ibang nangangailangan. So magtiwala tayo sa kanyang pagkahabag at gamitin ang iyong mga karanasan upang magbigay ng kaaliwan sa iba. So kaya nga iyan ang katotohanan na hindi tayo makakapag-share ng bahagi ng salita ng Diyos kung tayo mismo hindi tayo na-comfort ng Panginoon. So tayo bilang mga lingkod ng Diyos, sa kabila ng mga pagdurusa na nararanasan ng iyong lingkod, ang Diyos ang nag-aalim sa atin. Yan ang katotohanan sa kabila ng naranasan natin bilang mananampalataya, maipapahayag natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Yan ang katotohanan na kapag tayo ay makakasumpong tayo ng ginhawa at aliw, nakatiyakan sa presensya ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok, pagdurusa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaginhawahan para sa nararanasan mong pagdurusa. So kaya mo nararanasan yan upang ikaw ay maging halimbawa sa mga tao na nakakaranas din. Magtiwala ka sa kanya nga, gamitin ang iyong mga karanasan upang magbigay ng kaaliwan din sa iba. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pa ang tinuturo ng Biblia? Sinasabi dito na tayo ay binibigyan tayo ng kapayapaan sa presensya ng Diyos. So ito ang masusumpungan natin na ginhawa at aliw sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng kaaliwan. Kaya sinasabi niya sa Philippians 4 verse 6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit ang bawat sitwasyon, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat ay iharap ninyo ang kahilingan ninyo sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa iyong mga puso, sa iyong mga pag-iisip sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito sa paghanap sa Diyos sa panalangin at pasasalamat, mararanasan natin ang kanyang kapayapaan na higit sa pag-unawa ng tao na nagdudulot ng kaaliwan sa at kaginhawahan sa ating puso at isipan. So yan yung sinasabi na tayo ay punong-puno ng kaaliwan. So kaya ito yung mga moral na aral na dapat nating, ang mga talatang ito sa Biblia na moral na aral na nagpapaalala sa atin sa presensya ng Diyos at ang kaaliwan na makikita natin sa Kanya
sa kanya sa panahon ng mga hamon at pakikipagbaka sa buhay. Ang pagtitiwala sa kanyang pagmamahal at katapatan ay magbibigay ng kapayapaan at kaaliwan sa ating mga puso. So yan ang nagpapaalala sa atin sa pagkabila ng mga hamon sa buhay. Kaya nga ito yung paano natin matatagpuan, paano tayo makakatagpo ng kaginhawahan at taliw bilang mananampalataya sa katiyakan ng presensya ng Diyos. Ito yung moral na aral na ibinibigay sa atin na makakasumpong tayo ng kaaliwan at katiyakan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng una, pagtitiwala sa katapatan ng Diyos, at pangalawa, na hanapin natin ang Diyos sa panahon ng pangangailangan. Number three, ang hindi nagbabagong presensya ng Diyos. At number four, ito yung paghanap ng kapahingahan sa Diyos. So tayo nakakapagpahinga sapagkat ibinigay na natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin. So yan, number five, sinasabi dito kaginawahan ng Diyos sa pagdurusa. Binibigyan tayo ng kaginawahan sa kabila ng pagdurusa na nararanasan natin upang tayo makibahagi, upang gamitin natin ang ating karanasan upang maibahagi ng kaaliwan sa iba. At number six, sinasabi dito, binibigyan tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na ito ay nagbibigay sa atin na hindi tayo magbabalisa sa anumang mga nararanasan at hamon sa sanlibutan. Tayo lagi magpapasalamat sapagkat ang kapayapaan ng Diyos na higit sa ating pag-unawa, siya magbabantay sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ito'y moral na aral na dapat nating lagi tayong magpapasalamat na nararanasan natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo na binibigyan niya tayo ng ginhawa at aliw sa pamamagitan ng katiyakan, ng presensya na ipinagkakaloob niya sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Yan ang katotohanan na magandang balita na pinapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos at ang Kanyang kaaliwan na makikita natin sa Kanya sa panahon ng mga hamon at pakikipagbangka sa buhay. Kaya nga kung nais mo na makamtan mo ang kaginawahan at aliw at katiyakan sa presensya ng Diyos, maaari natin siyang papasukin sa ating buhay sa pamamagitan lamang ng panalangin ng pananampalataya. Papasukin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay upang ikaw ay makasumpong ng aliw, makatagpuan ng aliw at katiyakan ng presensya ng Diyos. Aliw at kaginhawahan. So yan ang gusto ng Diyos na binibigay niya tayo ng aliw at kaginhawahan kung tayo ay sa kabila ng mga hamon na nararanasan natin sa buhay bilang mananampalataya. So kaya nga kung nais mo makasumpong ng ginhawa at aliw sa pamamagitan ng katiyakan ng presensya ng Diyos na ibibigay sa atin, so maaari mo siyang papasukin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso, hindi niya pinapansin ang pamamaraan ng pananalita, kundi yung nilalaman ng iyong puso kung handa ka bang pasakop sa Kanya. Papasukin mo siya at tanggapin mo siya sa iyong buhay. Manalangin tayo, sundan mo ang panalangin ito sa pamamagitan ng pananampalataya, papasukin mo siya. Repeat after me. So Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon sa isang salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan, binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong mananagang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory sa God. Isang bukpalang mga po sa atin. Thank you po sa million billion viewers, subscriber po sa ipaladala ng Panginoon. So tayo po yung manalangin sa Ama. Pumamagitan ng panalangin, maniwala ka na bibigyan ka ng kaginhawahan at aliw sa pamamagitan ng katiyakan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. So manalangin tayo, Ama namin sa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Father, nagpapasalamat kami sa biyaya, kagalakan, kasiglahan, kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo ng mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, mga anak, mga kapatid pananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya. Salamat, Ama, na ang bawat isa nila ay granted na sa bawat isa. Salamat, Ama, sa bawat salita na pinapahayag mo na lagi mananatili sa bawat isa sa amin upang kami lagi magtatagumpay sa gabay ng banal na Espiritu Santo na nagturo ng tamang landas upang kami mabuhay sa iyong pamamaraan. Salamat, Ama, sa kumpletahing pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang financial, pagpapalang physical,
ibinuhos mo sa bawat isa sa amin ng pagpapala ng alat sapat na kalalagyan, siksiklig bigat, tumaapal ng pagpapala ng pinagkalog mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God, sa taas ng warrior ages na nagpapalig sa bawat isa sa amin. Pumamagitan ng dugo ng Panginoong Yesu Cristo na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa pumamagitan ng mga tao ginagamit mo upang to support your ministry sa the Word of God's Faith and Life Ministry sa lahat ng mga branches of the Third Church. Thank you, Father God, na salamat, Father God, sa thousandfold na pagpapalang ibinabalik mo sa bawat isa sa kanila according to their faithfulness, Father. Thank you, Father God, sa victorious life, successful life, abundant life na ipinagkalog mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak. We love you, Father God in heaven. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor will be in Jesus' name, we pray. Amen. Sa mapagpalang mga po sa ating lahat, bye for now. Hanggang sa muli po natin gawain. God bless everyone. And ingat po tayong lahat. All the glory and honor will be in Jesus' name, we pray. Amen, amen. Praise the Lord. Pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, hindi ako nangangamba, basta ikaw ang kasama, wala tayo. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magliwanag, Jesus. Wala man suliranin, lagi kang aawitan, ikaw lamang kahit kailan. Biyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo sa akin walang magkakaroon. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay mag-iwanag, Jesus. Lagi kang aawitan, ikaw naman kahit kailan. Di ka na kulang, biyaya mo sa akin laging lahat ng pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lang ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko,
Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan biyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo sa akin walang hanggang. Inibig mo ako noon pa man kahit kailan di ka biyaya mo sa akin lagi lang ang pag-ibig mo sa akin walang hanggang. Inibig mo ako noon naman. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon pa nga. Amen. Praise the Lord. Glory to God. To God be the glory. All the glory and honor belongs in Jesus' name. We pray. Amen. Amen. Praise the Lord.